Magandang araw sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Sa oras na ito, tayo po ay muling dadako na naman sa isang pag-aaral. Sa pag-aaral na ito ay meron po akong tatlong bagay na papatunayan. Una po yung kasaysayan na nangyari doon sa Egypt. Yung firstborn ay yun po ay type. Pangalawa, ang anti-type po noon ay walang iba kundi ang Ezekiel 9 na mangyayari po sa ating pong panahon. Pangatlo, yung pong 7 last plagues, no? Sa pangatlong punto natin papatunayan mga kapatid, yung 7 last plagues ay hindi po yun yung Ezekiel 9, no? Sa Exodus chapter 12 verse 29 mga kapatid, ito po yung kasaysayan sa Egypt sa panahon na kukunin ni Moses at ni Aaron ang mga Hebreo at dadalhin sa lupang pangako. Pamamagitan ni Moses at ni Aaron, binigyan nila ang bayan ng Israel ng instruction na lahat ng bahay sa Egypt at sa Goshen ay kailangan lagyan ng dugo ng tupa doon sa kanilang mga pintuan para pag dumaan yung tinatawag ng destroying angel ay hindi mamatay ang lahat ng firstborn. Ang sabi ng Spirit of Prophecy tungkol sa kasaysayan doon sa Egypt, before Egypt was visited by this terrible judgment, the word of the Lord came to the fathers and mothers among the Israelites, directing them to gather their children with them into the house, there to remain until the destroying angel had passed over the land. So malinaw mga kapatid na sa pamamagitan ni Moses at ni Aaron, ang Diyos nagbigay ng instruction sa lahat ng mga Israelites sa panahon na yon na kailangan nilang maglagay sa kanilang doorpost ng blood ng tupa para pagdating ng destroying angel ay dadaan lang yung tinatawag na destroying angel at ang lahat ng mga firstborn doon sa loob ng bahay na merong marka ay mapatid, hindi mamamatay. Ang sabi ng Spirit of Prophecy, Volume 5, page 505, paragraph 2, when God was about to smite the firstborn of Egypt, He commanded the Israelites to gather their children from among the Egyptians into their own dwellings and strike their doorposts with blood that the destroying angel might see it and pass over their homes. Ano pa ang sinabi? It was the work of parents to gather their children. This is your work. This is my work. And the work of every mother who believes the truth. The angel is to place a mark upon the forehead of all who are separated from sinners. And the destroying angel will follow to slay utterly both old and young. Malinaw na sinasabi sa passages mga kapatid na ito ay tumutukoy sa atin. Ang sabi, this is your work, this is my work, in the work of every mother who believes the truth. The angel is to place a mark upon the foreheads of all who are separated from sinners, and the destroying angel will follow to slay utterly both old and young. So malinaw mga kapatid, na ito ay tumutukoy sa ating panahon, hindi ito tumutukoy sa panahon ni nila Moses dun sa Egypt, kundi sa ating panahon. Sapagkat yung unang binasa natin mga kapatid sa taas na tumutukoy po iyon sa kasaysayan ng Egypt doon sa 10 plagues na mamatay lahat ng mga firstborn. Ano pa ang sabi? The destroying angel is shown to go forth again not to destroy the firstborn alone but to slay utterly old and young, both men, women, and little children who have not the mark. Mga kapatid, so malinaw dyan mga kapatid na hindi yan tumutukoy doon lang sa Egypt kundi tumutukoy po yan sa ating pong panahon. Ito po ay tumutukoy at mababasa sa Ezekiel chapter 9 na sinabi dito, the destroying angel is shown to go forth again, uli, not to destroy the firstborn alone, hindi lang sa firstborn. At sabi dito, but to slay utterly old and young, both men, women, and little children who have not the mark. So ang papatayin mga kapatid ng destroying angel, yun yung angel dun sa Ezekiel 9, yung five angels na may slaughtering weapon sa kanilang mga kamay, na ang sabi rito, to slay utterly old and young, both men,
women and little children who have not the mark, yung mga walang tatak. Ano pa ang sinabi ng Spirit of Prophecy? This experience of the Israelites is a wonderful lesson for us today. In this time of peril, God-fearing parents like the fathers and mothers of ancient Israel should understand the will of the Lord concerning themselves and their children. Mga kapatid. So tinutukoy sa passage na yan, mga kapatid, yung kasaysayan sa Egypt kung saan doon nakatira ang mga Hebreo kasama nila Moses. At ang sabi rito, yung kasaysayan na yon, yung karanasan na yon sa mga Israelites ay napakagandang leksyon para sa atin ngayon. So malinaw dyan, mga kapatid, na yung kasaysayan sa Egypt, yun po yung tinatawag na type o tipo. At ang anti-type po yung sa ating pong panahon ngayon. So dito po sa ating second part ng ating pong pag-aaralan, papatunayan po natin, mga kapatid, na ang Ezekiel 9 ay mangyayari sa iglesia. Walang iba kundi ang Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ito po ang sinabi ng Biblia sa 1 Pedro 4:17, "For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?" So malinaw dyan, mga kapatid, na ang paghahatol ng Panginoon ay mag-uumpisa sa kanyang bahay, sa bahay ng Panginoon, house of God. At kung ito'y mag-umpisa man sa atin, sabi ni Apostol Pedro, ano kaya ang mangyayari sa mga hindi tumalima sa mabuting ebanghelyo ng Diyos, mga kapatid? Malinaw po yan, mga kapatid, na ang paghahatol hindi mag-uumpisa sa labas. Ang paghahatol mag-uumpisa sa bahay ng Panginoon. Dito po sa Ezekiel 9 verse 4, "And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh in that cry, for all the abominations that be done in the midst thereof." So malinaw sa Ezekiel 9, mga kapatid, na yung sealing angel inutusan ng Panginoon na sabi, pumunta ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, maglagay ka ng mga tanda sa kanilang mga noo, doon sa mga taong nagbubuntong hininga sa lahat ng karumaldumal na ginagawa sa kalagitnaan niyaon, mga kapatid. So ang pagtatatak, mga kapatid, ay mag-uumpisa doon sa iglesia ng Panginoon na walang iba kundi sa Seventh-day Adventist. Malinaw po yan, mga kapatid. Ano pa? Ang sabi dito, yung salitang Jerusalem, sa volume 8, page 67, paragraph 2, Jerusalem is a representation of what the church will be if it refuses to walk the light that God has given. Jerusalem was favored of God as the depositary of sacred trust. So yung Jerusalem doon, ang ibig sabihin nun ay church. Sang-ayon sa volume 8, page 67, paragraph 2. Ano pa? Sa Ezekiel 9, verse 6, "Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then he began at the ancient men which were before the house." So malinaw, mga kapatid, na yung destroying angel, binigyan ng babala na huwag kayong lumapit sa sinumang tao na merong tanda at inyong pasimulan sa aking sanktuaryo. So yun yung binigyan ng instruction, yung destroying angel, na pagkatapos ng sealing angel magtatak sa mga noo doon sa loob ng iglesia, sa mga faithful Seventh-day Adventists, susunod na yung destroying angel na ang sabi doon, huwag kayong lumapit sa sinumang may tanda sa kanilang mga noo at pasimulan ninyo sa aking sanktuaryo. Ano ang sabi ng Spirit of Prophecy tungkol dito? Ito po, mga kapatid, sa volume 5, page 211, paragraph 2, "Here we see that the church, the Lord's sanctuary,
was the first to feel the stroke of the wrath of God. Ang unang makakatanggap ng judgment ng Panginoon, ng hatol ng Panginoon, doon mag-uumpisa sa kanyang bayan, mga kapatid, na walang iba kundi sa Seventh-day Adventist. Ano pa ang sinabi? Sa Testimonies to Ministers, page 431, paragraph 3, He who presides over His church and the destinies of the nation is carrying forward the last work to be accomplished for this world. To His angels, He gives the commission to execute His judgments. Let the ministers awake. Let them take in the situation. The work of judgment begins at the sanctuary na ang binabanggit dyan yung my church, His church, yung iglesia ng Panginoon sa ating pong panahon. Walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, dadako na tayo sa ating last part, yung ikatatlong bahagi ng ating pong pag-aaralan. Ang comparison ng Ezekiel 9, chapter 9, at sa chapter 16, mga kapatid, makikita po natin dito kung ang Ezekiel 9 ba ay yun yung seven last plagues. So makikita natin dito, mga kapatid, ano yung pagkakaiba ng seven last plagues sa Ezekiel 9. Patunayan natin dito na itong Ezekiel 9 ay hindi po ito yung seven last plagues. Sapagkat marami ang nagsasabi na itong Ezekiel 9, ito daw yung last plagues. So gagawa ng comparison kung itong Ezekiel 9 ay seven last plagues ba. At ang sinabi ng iba pa ng mga tagapagturo, ito daw yung Ezekiel 9 ay wala na daw ito. Hindi na daw ito mangyayari pa kasapagkat nangyari na daw po ito doon sa panahon ng Israel. So malinaw po yung ating second part ng ating pag-aaral na ito'y mangyayari sa Iglesia ng Panginoon na walang iba sa Seventh-day Adventist. So dito po sa second part, mga kapatid, tingnan natin yung comparison kung ang Ezekiel 9 ay ang seven last plagues ba. Tingnan po natin. Dako po tayo dito sa Ezekiel chapter 9. Sa Ezekiel chapter 9, mga kapatid, meron po dyang anim na mga anghel. So tandaan natin, mga kapatid, ha? Sa Ezekiel chapter 9, meron po dyan ng 6 angels. At sa 6 angels na yon, mga kapatid, isa doon sa anghel na anim, ang sabi po dito sa Ezekiel chapter 9 verse 2, And behold, 6 men came from the way of the higher gate which lie toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand, and one man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. So mga kapatid, yung anim na anghel, ang isa dun sa anim, one among them, ay ano, yun yung ceiling angel. Yung anim na anghel, mga kapatid, ang isa doon sa anim. So yung isa doon, ayun yung ceiling angel. Yun yung inutusan, unang inutusan ng Panginoon sa pamagitan ng pangitain ni Ezekiel na pumunta ka doon sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem. Maglagay ka ng tanda sa lahat ng mga noong nagbubuntong hininga sa lahat ng karumaldumal na ginagawa sa kalagitnaan niyaon. So ito po yung ceiling angel, mga kapatid. Ito po yung anghel na nagtatatak sa bawat noo sa mga Adventista na tapat sa mensahe at masunurin doon sa gawain ng Panginoon. Ano pa? Ang Ezekiel chapter 9, mga kapatid, ito po, meron si ang lima, sapagkat anim yon ang isla, ang isa sa anim ay ceiling angel. Yung lima, mga kapatid, yun po yung may hawak na destroying weapon. Yun po yung may hawak ng espada. Espada hinahawakan nila. At sa Ezekiel 9, anim po sila. Isa sa anim ay yung ceiling angel. At yung lima, mga kapatid, ay merong slaughtering weapons. Yun po, mga kapatid. At ang Ezekiel 9, ang sabi pa rito, ang Ezekiel 9 ay mangyayari sa iglesia. Dumako po tayo dito, mga kapatid. So malinaw na sinasabi rito na itong
chapter 16 ay tungkol ito sa seven last plagues. At tandaan natin mga kapatid, ang seven last plagues ay merong seven angels, seven vials mga kapatid. Unlike po doon sa Ezekiel chapter 9, na ang Ezekiel chapter 9 ay anim lang po na mga anghel, no? Six angels. At isa sa anghel mga kapatid, iyon yung ceiling angel. At yung lima, doon sa Ezekiel chapter 9, yung lima merong slaughtering weapon. At yung lima doon sa anim, meron pong slaughtering weapons. At isa doon sa anim, yun yung ceiling angel. So sa Ezekiel 9, tandaan natin mga kapatid, anim na anghel po ang nandyan. Yung lima, merong slaughtering weapon. Ang isa ay, yun yung ceiling angel, sangayon sa Ezekiel chapter 9 verse 2. Yung isa sa kanila, nakapanamit ng kayong lino, mayroong tintero ng manunulat sa kanyang tagiliran. Yun po mga kapatid, sa Ezekiel chapter 9, six angel. Sa chapter 16 ng Revelation mga kapatid, seven last plagues po yan. Ang meron dyan, seven angels, seven vials. At hindi po espada ang hawak, kundi mangkok. At ang kanilang gagawin, ibubuhos nila yung mangkok doon sa lupa. At ito'y magiging salot, pitong huling salot. At sa chapter 16 ng Revelation, yung seven last plagues, wala pong ceiling angel dyan. Lahat po yan ay may hawak na mangkok. Walang pagtatatak po dyan. Samantalang sa Ezekiel chapter 9, yung anim na anghel, isa doon ay ceiling angel. At yung lima doon sa anim ay mayroong hawak na slaughtering weapons, mga kapatid. Yan po yung malaking pagkakaiba ng Ezekiel chapter 9 at Revelation chapter 16. Yun po yun mga kapatid. Sa chapter 9, ang meron dyan ay ceiling angel at yung lima is slaughtering weapon. No? Sa chapter 16 ng Revelation, ito po ay seven last plagues, merong seven angels, merong seven vials. Wala po dyan ceiling angel. Wala po dyan mga kapatid. Tandaan po natin yan. Ang Ezekiel chapter 9, ang judgment po na mangyayari dyan ay tungkol po yan sa Israel at Judah. Doon lang po ang Ezekiel chapter 9. Yung limang anghel, destroying angel, merong slaughtering weapons, doon lang po sila maghahatol sa Israel at Judah. Sa chapter 16 ng Revelation, ito yung seven last plagues, saan po sila magbibigay ng judgment o salot? Wala pong iba kundi sa Babylon, sa lahat mga kapatid. Samantalang ang Ezekiel chapter 9 ay sa Israel at Judah lang. At sa Ezekiel chapter 9, anim na anghel po yung meron nandun at ang hawak nila ay espada. Samantalang sa chapter 16 ng Revelation, sa seven last plagues, ang hawak ng pitong anghel ay pitong mangkok. At ibubuhos nila isa-isa ang mangkok. Samantalang sa Ezekiel chapter 9, anim lang po mga kapatid. Anim na anghel lang, hindi pito. Hindi pito. At yung isa sa anim, sinabi ko na, yun yung ceiling angel. Sa Revelation chapter 16, yun yung seven last plagues, seven angels, seven vials, wala po dyang ceiling angel. So paano po yan na ang Ezekiel 9 ay magiging seven last plagues? Nasa libro pa lang magkaiba na. Oo. Sa event mga kapatid, wala po dyang sinabi na yung Ezekiel 9 at seven last plagues ay magkasabay na pangyayari. So malinaw mga kapatid na ang Ezekiel chapter 9 ay mangyayari sa loob ng Iglesia Adventista na mayroong pagtatatak ng 144,000, walang iba kundi ang ceiling angel, at ang lahat ng hindi makakatanggap ng tatak ay mamamatay sa tinatawag na general destruction of the wicked in the church mga kapatid. So lahat ng makasalanan ngayon sa loob ng Iglesia
Pagdating ng panahon na makumpleto na ang pagtatatak ng Panginoon sa kanyang bayan, ang lahat ng walang tatak ay mamamatay po yun lahat doon sa five angels na mayroong slaughtering weapon sa kanilang kamay. So ang lahat ng masama na hindi makatanggap ng tatak, hindi po makakaranas ng seven last plagues, mga kapatid. So mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsubaybay at pakikinig sa ating pong mga pag-aaral. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.